Good morning, mga inday. Andito ako ngayon sa parking lot sa trabaho. Ay. Tip 101, mga inday. Pag tayo online seller or may sariling maliit na negosyo, hanggat kaya ng katawan natin, kaya ng utak natin, go lang ng go. Ngayon, 10 hours na naman kami sa trabaho. Every day. Tomorrow, wala. 5 o'clock hanggang 1 o'clock daw ang trabaho namin, overtime. Maraming orders sa akin sa online. Hindi ko pa lahat na i-invoice. Hindi ko pa lahat na ship yung mga na-invoice. Yung mga nag-pay. Kasi, alam nyo, pagdating ko ng bahay, exhausted na ako. Tapos, mag-prepare pa ng mga order, ng mga bayad na na-order. Ang buti na lang, yung anak ko, siya ang taga-ship ng mga orders, ng mga packages. Minsan sa gabi, 3-4 lang na packages ang na-prepare ko kasi sobrang pagod. Lalo na ngayon, kunti lang yung tao namin. So, kailangan ko tumulong, manahi. Alam niyo mga inday, kung mayroon kayong full-time na job, hanggat kaya, kayanin yung multitasking. Alam niyo, ako, nung mag-apply ako dito sa Toyota, ang nagustuhan ko dito, ang habol ko dito ay ang benefits. Ang benefits, magandang benefits, malaki ang sahod. O, nag-apply ako mananahi, sewing machine operator. Tapos, napunta ako sa second shift kasi pagbago ka lang dito, punta ako sa second shift. Punta sa second shift, nag-apply ako ng ilang, after ilang months na may opening sila, nag-apply ako ng naging QC. After QC, na-realize ko, kasi stressful yung QC. Nandito na ako, nag-work, nagsasayang ng oras, same pagod, halos pareho lang yung trabaho ko sa QC, sa team leader, sa mananahe. So, nung magkaroon ng opening ng team leader, nag-apply ako. Kasi yun nga, andito na ako nagsasayang na ako ng oras. Same yung time, same yung pagod, mababa ang sahod. So, ba't di ako mag-apply pagka team leader? Malaki-laki, konti ang sahod. So, sa awa ng Diyos, natanggap ako. So, after ng ilang months na pagiging team leader, na-realize ko na naman, gusto ko na bumalik sa day shift. Kasi 1 year na ako na night shift. Kasi mahirap ang night shift. Palagi kaming 12 hours. Gabi-gabi 12 hours. May mga customer pa. Mahirap pagsabayin. Pero nasurvive ako. Nasurvive ko. Napalaki ko yung negosyo ko. Last year, yung kita. Sabihin natin yung gross ko. Yan na ka-second shift ako. Umabot ako ng let's say halos 100. Mga inday, nung bago ako nadating ng day shift, nag-step down pagka team leader kasi hindi ka magiging team leader basta-basta ay hindi ka makakapunta sa day shift kung team leader ka pa rin. Ito, kakapi ako. Kapi ko, dala-dala ko lang sa truck car. Dito ako nagkakape, dito ako nagkaroon ng mga nag-i-invoice sa mga customer. Para mamayang gabi, mag-prepare naman ako ng mga order. So yun nga, nag-step down ako pagka team leader para lang mapunta ako ng day shift. Pero after weeks, tinawag ako sa opisina. Inoffera na naman nila ako pagka team leader sa day shift. Ayoko na maging team leader kasi una
$1 lang ang difference sa sahod. Pangalawa, ang oras ko, ang mga members nakaka-uwi in advance, ako kailangan pa mag-stay over para mga paperworks, mga ano-ano pa. Pero nung sinabi nila na mapapaaga ang lipat ko ng day shift, tinanggap ko. Sabi ko, okay, why not? So ayun, after 2 weeks, napunta ako ng day shift. Team leader pa rin. Kaya mga Inday, mas kung kaya nyo i-multitask yung sarili nyo, yung utak nyo, time management para sa family, para sa trabaho, para sa negosyo, gawin nyo. Kung may ambisyon kayo, bawal ang tamad. Okay? Huwag kayo tatamad-tamad. Huwag tayong tatamad-tamad. You know? Kahit kaya tayong buhayin ng asawa natin, kahit mapera yung mga asawa natin, iba yung may sariling kita. Iba yung may sariling kita, tapos nakakapagod, yeah, nakakapagod. Ilang mga close ko na ng mga suki, natanong ko kung okay ba yung gagawin kong move, na mag-step down, na mag... Kasi mga Inday, yung mga customer natin, tayong mga sellers, wag natin tingnan yung mga customer natin as dollar lang. Hindi. I-treat natin silang as family. Kung meron kang mga, if you need advice, malay nyo, may mga maganda silang advice, you know? Treat mo silang family. Hingi ka ng advice. So sabi nila, yeah, mag-step down ka kung ano ng oras mo. Kasi mas priority ko yung family ko at saka business. Itong trabaho ko, nagtatrabaho lang ako para sa benefits ko. Para pagtenda ako, maganda ang 401k ko, mataas. Yung health insurance. Kailangan may ganun eh. Kailangan may goal. Mag-ipon. Tsaka tayo mga online, sa mga advice ko, sa mga resellers ko, pag lumaki na yung business natin, huwag natin ilagay sa utak na malaki lang mga malaki na yung business. Huwag natin ilagay sa utak marami tayong customer. Huwag natin ilagay sa utak na magtataray na tayo. No. Ipaintindi mo rin sa mga customer natin. Ipaintindi nyo kung bakit minsan nadidelay yung shipment nila. You know, kasi maiintindihan kanila eh. Maiintindihan tayo. May full-time job tayo. I-explain nyo lang. I-ano nyo lang sa kanila na ang trabaho nyo ganito, ganito. Maiintindihan nila. Ang tiwala kasi importante eh. Magbabayad sila at mag-aantay sila. Yun ang maganda sa mga customer ko. Sa mga reseller ko. Naiintindihan nila tayo. Naiintindihan nila ako. Kaya mga Inday, again, ito ang tip ko sa inyo lang. Tip 101. Okay? Maging multitask. I-training natin sarili natin maging multitask person. Doon natin makukuha yung goal. Be a goal getter, you know? Kahit may pera tayo sa bangko, huwag tayo mag-stop. Kasi hindi pera ang labanan eh. Yung knowledge, yung experience, at saka yung comfortability sa buhay, yung hindi tayo matatakot ano-ano mangyari sa mga asawa natin. Meron tayong babagsakan, meron tayong pagkukunanan, you know? Sige, yun lang. At 6:40 na, tawagan ko pa asawa ko. Hindi pa natawagan. Naisip ko lang mag-video muna, mag-share lang muna sa inyo. You know, okay. Dito ako sa ano yung parking lot namin. Pakita ko sa inyo yung park. Ayan yung friend ko, si Susie. Ayan, parking lot namin. Okay, mga Inday, good morning sa inyong lahat. Bye-bye. Bukas ulit, mag-tip na naman tayo. Tip 101, okay? Andito na yung friend ko, si Arlen.
Bye!